So ito mga kamanok, may nagtanong na naman sa atin, isang members natin, ano? So hindi na daw natin kailangan i-shoutout yung kanyang pangalan. Ito daw po, sagutin na lang natin yung kanyang katanungan. So idol, pag po ba ang isang inahing manok is may tahed, ito po ba ay quality na po? Ayan, so napakaganda ng katanungan, simple lamang pero atin pong sasagutin. Mga kamanok, bago natin simulan ang ating talakayan sa ating topic na yan, isa lang ang hinihiling ko. If you want ang ganitong klase ng mga video and tips tungkol sa pagmamanok, lahat po ng inyong mga katanungan, sinisikap ko pong sagutin base sa aking nalalaman at sa aking, experience pagdating sa pagmamanok. Okay, isa lang hinihiling ko mga kamanok, kung gusto niyo yung mga video kong ginagawa, just click the subscribe button, notification bell, and join button. Mahalaga po mga kamanok yung join button katabi ng subscribe button, kailangan niyo po yung maklik para maging members kayo dito sa ating channel. Pag po kayo is nagkaroon ng badge, malapit sa inyong pangalan, kayo po ang aking priority sagutin, kayo po ang aking dapat unahin. Kaya mga kamanok, mag-join na kayo dito sa ating channel membership. Okay, so sagutin na natin ang katanungan ng ating isang kamanok. Quality nga po ba ang isang inahin kapag ka ito is may tahin? Mga kamanok, I just only to share it to you. Ang atin pong mga manok, inahin man o tandang, wala pong kinalaman ang tahin pagdating sa kalidad o sa quality ng isang manok. Lagi niyo pong tatandaan, mas quality pa rin yung mga manok na hindi nagkasakit, yung mga manok na inalagaan ng maayos, yung mga manok na binigyan ng maayos na pagkain, yung mga manok na binakunahan, at syempre yung mga manok na talagang masasabi nating hindi nga talaga nagkasakit. Yan yung number one quality. Okay? Pero yung sasabihin nyo na pagdating sa tahed, ang inahen is quality na po, hindi po mga kamanok. Kahit po native yan, kahit po anong manok yan, possible po na magkaroon sila ng tahid. Yan po is a natural po yan pagdating sa ating mga manok. Meron po kasing mga genes, meron po kasing mga breed ng mga manok na talagang tahirin. Ibig sabihin, meron po talagang natural lang talaga sa kanila yung magkaroon ng tahid. Okay? So, para sa akin, pag po ang isang manok o isang inahin is may tahid, hindi po yon sign na quality ang isang manok. Lagi nyo pong titingnan yung kanyang tindig, yung kanyang itsura, yung kanyang postura, kung balansyado, yan po yung dapat nyong tingnan para masabi nyo pong may kalidad ang isang manok. Okay, marami kasing nagsasabi bakit daw karamihan ng mga imported o mga magagandang mga manok is may tahed? Karamihan po. Paano naman yung iba? Paano naman yung ilan na mga native pero mayroong ganyan, di ba? So, hindi po natin po pwedeng sabihin na lahat ng may tahed is quality chickens po.